The best way for you to find a consultant, or like at least man lang to gauge if the consultant is right for you, is kung ano yung meron sila gusto mo. Before we purchase a property, I ask insights from real estate investors rin. Doon ko nalaman yung mga term namin na, let's say, sa Chinese yung tawag namin chonglo. Ito yung daan, ito yung property. So that is not good because according daw sa feng shui is that ito yung energy and ito ikaw yung parang dam. So it's not good for flow of energy. Ayun. Sabi pa nila, pansinin mo lahat ng mga subdivisions or mga properties na vacant pa yung lot. Most of the time, chonglo yun sila. Sa Bisaya, patumbok ang tawag namin doon. So, yeah, actually, it makes sense. It makes sense. I take that as a consideration na ngayon when purchasing properties. But dati, hindi ko yun alam. Yung iba, sabi nila, never purchase a property sa subdivision na nasa sa perimeter. Yung nasa parang edge na, tapos yun yung magiging entrance kasi ng mga magnanakaw. Yun yung sabi nila. Okay, it makes sense. Ganun. So ngayon, because I got to know it from them na real estate investors, it helped me in terms of choosing a property to purchase. Yun na yung nagiging ano, ng mga checklist na dapat hindi ito, ganyan-ganyan. When choosing a consultant or a coach for that matter, kung ano yung buhay nila, dapat yun din yung gusto mo. Hindi lang yung nakita mo sa TikTok, magaling sila magsalita, pero in real life, hindi pala sila ganun.